Ito ang 10 dahilan kung bakit ayaw kong maghirap, mga kasosyo. Kung bakit gusto kong maging masagana, magkaroon ng sobra-sobra, at bakit pinagsisikapan kong maabot yan. Ang unang dahilan dyan, mga kasosyo, eh yung pag na-realize mo na sobrang magastos lalo maging mahirap, eh nakakaasar na lang na manatili sa level na to. Yung bang iniisip natin na kala natin mahal yung bilihin para sa mga mayayaman, ang realidad na nakita ko, mga kasosyo, mas magastos maging mahirap compared sa perang meron tayo pag nandun tayo sa level ng kahirapan. Ang mga halimbawa niyan eh pag mahirap ka, pag kapos na kapos tayo, halimbawa kumuha ka ng internet sa bahay niyo, tapos hindi ka nakabayad dahil kinapos ka ng kaunti. Yung penalty ng internet mo sa buwan na yun, eh kung tutuusin, napakalaki with respect dun sa sahod mo nung buwan na yun. Dahil sa mahirap nga tayo, o hindi pa ganun kasagana, madalas saktong-sakto, malaki ang chance na ma-penalize tayo pag hindi tayo nakakabayad sa tamang oras. Mapa-internet man yan, bayad sa inutang mong credit card, bayad sa kinuha mong kotse, at yung linoan mo pang gawa ng bago mong bahay. Magkamintis ka lang dyan ng isang buwan, dalawang buwan, susmar Joseph sa gastos sa laki ng penalty. Aaray ka talaga at maiinis na masasabi mo na bakit ka ba kasi laging sakto. Ang laki tuloy ng nakakaltas kapag may penalty ka tuwing huli ka makabayad. Sa kabilang banda, kung tayo sobra-sobra at hindi tayo nagmimintis sa mga bayarin, ang dami palalo nating nakukuwang libre, bonuses at rewards pag wala tayong problema sa pagbabayad. Isang halimbawa yan na mas magastos maging mahirap o saktuhan lang kesa mabuhay ng sobra-sobra. Ang pagpresyo kasi ng bagay o isang halaga ay hindi naman yung total cost noon o total amount. Dapat nating maikumpara yon, yung amount na yon, dun sa benepisyo nung binibili natin. Halimbawa, gagastos tayo sa pagbili ng ulam. Kung mahirap tayo, ang bibili nating mga ulam ay yung mga hindi masusustansya, lalo na mga nagmamadali tayo sa buhay, kaya madalas nating nakakain yung mga mabilisan lang. Yung akala nating mura pero prineseso ng mabilis at bara-bara, with respect dun sa benepisyo ng sustansya nung binibili nating mga ulam, napakamahal po niya. Pero kung tayo sagana sa pera, makakain tayo ng hindi ganun kamahal, pero yung sustansya sobra-sobra pag ginalintulad sa mga kalaban na mura na minadali naman ang pagtimpla. Sa kabuuan, hindi tayo nakatipid. Napagastos pa tayo dahil ang mahal ng mga kinakain nating walang sustansya compared dun sa mga mahal ngang pagkain, pero yung mga bitamina nandun pa rin naman. Kadalasan kasi sa mga murang pagkain, wala na dun yung sustansya, wala na dun yung bitamina. Nabubusog nga tayo, pero yung purpose ng pagkain, yung mabigyan natin ng tamang mga mineral ang ating katawan, wala na doon. Kapos sa pera, kapos sa oras, kaya wala talagang chance makakain ng masarap at ng tama. Kaya sa sumatotal, mas magastos maging mahirap kahit magtipid ka pa sa pagpili ng pagkain. Ang pagiging mahirap ay hindi lang walang pera. Mas kadalasan ay pagiging wala nating oras para gawin ang mas tama at mas mahalaga. Sumunod na dahilan kung bakit ayaw kong maging mahirap ay yung malungkot maging mahirap. Although sinasabi ng karamihan sa atin, lalo na dito sa kultura nating mga Pilipino, na pinaniniwalaan na okay nang maging mahirap basta masaya. May mga naniniwala dyan. Pero mas gusto kong paniwalaan na pwede kang maging masaya kahit na mayaman ka. Walang nagsabi na pag mayaman ka eh malungkot ka na. At hindi naman purong katotohanan na pag mahirap ka eh masaya ka. Bakit nawawala yung pagpipilian na parehas mayaman ka at masaya ka? Dahil kasama rin naman yan sa pagpipilian. Bakit tinanggal yan sa option na pwedeng maging masaya at mayaman? Malungkot maging mahirap hindi dahil hindi mo nabibili yung mga gusto mo. Malungkot maging mahirap dahil napakahirap nating tumulong sa mga taong gusto nating tulungan. Ang pagiging mahirap ay hindi lang sa dahil wala kang kakayanan na gastusan yung sarili mo para maging masaya ka. Ang pagiging mahirap ay yung dahil sa sobrang sakto ka lang o kapos ka kadalasan ay hindi mo magawang tumulong sa karamihan. At nakakalungkot yun. Sobra, mga kasosyo. Pinaniniwalaan natin dito sa ating mga kasosyo principle na ang tunay na kaligayahan o kasiyahan ay nando doon sa mga taong kung sino palalong mas nagbibigay. Napakasaya sa puso pag ikaw ay nagbibigay sa iba. Yung wala kang inaasahang kapalit maski piso. Yung return noon sa mga taong sagana o mayayaman ay hindi matatawaran. Ang nakakalungkot sa mga mahihirap, kung sakaling magkaroon ng tsansa na makatulong, eh napapawi yung kaligayahan ng pagbibigay kasi maaalala mo na yung binigay mo eh kawalan para sa'yo pati sa iyong pamilya. Kaya nakakalungkot maging mahirap. Yes, tama po kayo, mga kasosyo. Pwede naman magbigay kahit mahirap tayo. Pero aminin na natin, limitado. Isang dahilan din kung bakit ayaw kong maging mahirap ay dahil sa kagustuhan kong I want to change something. Gusto kong may mabago. Not for the sake na may mabago lang. Gusto kong mabago yung mga nakikita kong hindi tama sa henerasyon ko. Nakaka-bad trip lang na maisip sa future na tumanda ako na wala akong nagawa sa mga nakikita kong mali at dapat maitama. Ayokong dumating yung mga taon na yun. Na matanda na ako at naghihintay ako ng kamatayan ko pero inuubos ko sa panghinayang. Sa panghinayang na hindi
hindi ko nagamit yung buhay ko sa full potential nito para mas marami ang matulungan. Oo, may mga magagawa tayong mga maliliit na bagay, pero malabong gumawa ng malaking bagay kung ang sarili nating buhay ay laging kapos at madalas ay kulang. Isa rin dahilan kung bakit ayaw kong maging mahirap, dahil sa panahon natin, money is a score. Yan ang puntos ng iyong halaga. Kung tunay na kapaki-pakinabang ang iyong mga ginagawa, hindi pwedeng hindi ka magkapera. Yan ang puntos ng buhay at hindi tayo pwedeng umiwas dyan. Kahit sabihin mo pa na yung mga ginagawa mo ngayon ay hindi ka nagpapabayad, pinaniniwalaan ko na hindi papayag ang mundo at gumawa siya ng paraan para ikaw pa din ay mabiyayaan. Kung tunay na valuable ang ating mga pinagtatrabahuan, mabibless at mabibless tayo dyan sa maraming ibang aspeto at lalo na pati sa pera at karangyaan. Isang paraan na malalaman mo na ayos ang ginagawa mo, may silbi sa maraming tao, pag dumadami na ang pera mo. Ngayon kung kapos, malamang sa malamang, ang pinagagawa natin ay kung hindi saktuhan lang ang value niyan o kadalasan, tunay palang wala naman talagang halaga. Isang dahilan din kung bakit ayaw kong maghirap, yung pinaniniwala kong gusto ng Diyos na tayo'y maging masagana, na nalulungkot ang Diyos pag tayo kinakapos at naghihirap sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi gusto ng Diyos na hindi niya tayong mabless. Mas naniniwala akong personal na mas kinaliligaya ng Diyos kung tayo umaasenso, lalo na sa paggawa ng kabutihan sa maraming tao. Oo, tama, totoo na nakasulat sa Biblia na mahal ng Diyos ang mga mahihirap. Pero wala nakasulat sa Biblia na gusto ng Diyos na manatiling mahirap yung mga taong mahal niya. Walang masama sa pagiging mahirap. Ang masama yung ikaligaya natin na tayo'y naghihirap. Walang masaya sa pagiging kapos. Walang masaya na tayo na lang lagi ang nangangailangan. Isang dahilan din kung bakit ayaw kong maging mahirap ay dahil sa money is a tool to do more. Mas maraming pera, mas maraming magagawa. Hindi ko iniisip na mas maraming pera, mas marami akong mabibili. Hindi yun ang nasa isip ko, mga kasosyo. Ang pinaniniwalaan ko, mas maraming pera, mas marami akong magagawa. Nandun ako sa parte ng doing, hindi sa having. Karamihan kung hindi man lahat ay gustong sumagana magkaroon ng maraming pera kasi marami silang gustong magkaroon. Gustong dumami yung pera kasi gustong magkakotse ng maganda. Gustong maraming pera kasi gustong magkabahay ng maganda. Gustong maraming pera kasi gustong maraming mabili na kung ano-anong sa kanila ay magpapasaya. Gustong maraming pera kasi gusto nilang magkaroon ng mga bagay na wala pa sila. Walang mali sa kanila, pero ako personal, nandun ako sa kabilang banda. Yung gusto kong magkaroon ng maraming pera kasi marami pa akong gustong gawin gamit yung pera. Kahit hindi ako magkaroon ng mga bagay na pinapangarap ng karamihan, ang tunay kong ikasasaya, marami akong tsansang magawa yung mga bagay na tunay na magpapasaya sa akin. Gawin ang mga bagay di tulad ng mga mamasyal, ma-experience sa mga special na bagay, hindi yun ang primary purpose ng pagkita ng pera. Ayun ay mga resulta na lamang dahil nagagawa natin yung bagay kung bakit tayo nabubuhay sa mundo na to. Hindi ang magkaroon ng mga mararangyang bagay ang dahilan kung bakit gusto natin magkapera at hindi maging mahirap, hindi pagiging magkaroon, kung hindi may magawa pa tayo lalo sa ating buhay. Naniniwala ako, mga kasosyo, ang tunay na kaligayahan o kasiyahan ay dulot dahil mayroon tayong nagagawa, ginagawa, at hindi dahil mayroon tayong nakamkam. Kaya gamitin natin ng pera para marami pa tayo lalong magawa at hindi dahil para marami pa tayong bagay na makuha. Malaking pinagkaiba nun, mga kasosyo. Isang dahilan kung bakit ayaw kong maghirap dahil sa pinaniniwalaan kong kung hindi tayo makakakuha ng mga perang umiikot sa ating ekonomiya, mapupunta rin naman yan sa mga masasama. Totoo na hindi porkit mabait ka, aasenso ka na. Totoo din na kahit masama ka, maaari ka pa rin magkapera ng sobra-sobra. Kaya kung ikaw ay isa sa mga mabuti, kailangan mo lalong magtrabaho ng sobra, mga kasosyo. Bakit? Dahil kung hindi tayo makakakuha ng perang umiikot o dumadaloy sa ating buong ekonomiya, kukunin din naman yan o mapupunta rin naman yan sa mga taong masasama. At siguradong magagamit pa yan para mapayabong palalo ang kanilang kasakiman. Pinaniniwalaan ko na kung mapupunta ang kayaman o maraming pera sa mga mabubuting tao, masasagana ang mundo. Totoong may labanan ng mabuti at masama. Kaya kung saan ka panig, galingan mo dyan. Dahil kung katulad kita na nasa side tayo ng kabutihan, kailangan natin lumaban sa kasamaan ng sabayan. At mahirap lumaban kung mas marami silang pera na pwede nilang gamitin at ma-overpower tayong mga nasa grupo ng kabutihan. Isang dahilan din kung bakit ayaw ko maging mahirap, dahil I want to reward others o bigyan ng regalo ang ibang tao. Napakasarap lang magbigay. Gusto kong i-spoil yung
sarili ko na magbigay ng magbigay sa maraming tao. Mapa-oras man yan, karunungan, o pera, ultimato. Basta gusto ko laging magbigay at masaya ako tuwing ako'y nagbibigay. Kaya gusto kong magkaroon ng marami pang pera, oras at kaalaman kasi gusto kong ibigay pa yan lalo sa mas maraming tao. Isang dahilan din kung bakit ayaw kong maging mahirap. Dahil kung mahirap ka, dagdag ka sa bilang na mahihirap sa bansa mo. Eh kung umasenso ka, umasenso tayo. Dagdag tayo sa bilang nung mga asensadong mga Pilipino. Mas marami ang asensado sa ating bansa, mas lalo tayong giginhawa. Mas maraming mahirap, mas lalo tayong pahirap ng pahirap. Kaya mas pipiliin kong masagana para mas mahatak natin ang kabuuan ng ating bansa sa mas magandang buhay. At huli, kaya ayaw kong maging mahirap, eh syempre para sa aking pamilya. Malungkot at nakakadismaya pag hindi natin nabibigay ng maayos ang pangangailangan ng ating sariling pamilya. Kung katulad kita mga kasosyo na gustong magkaroon ng tunay na impact sa mundo na ito, kinakailangan natin ng matinding kredibilidad sa ating mga pangalan. At ang pagiging credible ay nako-correlate dyan sa iyong kakayanan na kumita ng pera. Mas kumikita ka, mas credible ka. Bakit? Dahil ang score ng buhay sa henerasyon natin ngayon, eh yung pera. Yung dami ng pera mo na kayang kitain dahil na-equate yan sa kahalagahan ng kaya mong gawin. Yung abilidad natin kumita ng maraming pera ay siyang nagpapatunay na yung mga ginagawa natin ay may halaga. Naniniwala ako na maraming hindi yumayaman o nakakaalis sa kahirapan dahil ang una nilang plano ay gusto nilang magkaroon kasi gusto nila itong gastusin. Magkaiba ang paggastos sa iyong pera versus sa paggamit mo sa iyong pera. Pag ginastos mo ang iyong pera ay nagkaroon ka nga pero wala kang nagawa. Ang paggamit ng pera ay ito yung ginamit mo yung pera kasi meron kang ginagawa o nagagawa. Ang pera ay para may mas magawa pa tayong mas marami at hindi para mas marami pa tayong mabili na akala natin yan ang magpapasaya sa atin. Kamuian natin ang kahirapan mga kasosyo. Mas masarap maging masagana at huwag tayong matakot na umasenso. Sino bang gustong maging mahirap? Malamang sa malamang naman wala. Pero ang tanong, sino ba sa atin yung handang pagtrabahuan para makatakas tayo sa tunay na kahirapan? Hindi madaling makaalis sa bulan ng kahirapan mga kasosyo. Yan ang kailangan natin pagtrabahuan sa ating henerasyon para hindi na itong maulit doon sa mga susunod pa sa atin. Disclaimer para sa salitang mahirap at sa salitang pinagkaitan. May ilan sa atin na hindi mahirap pero sila yung mga pinagkaitan. Sila yung hindi nagkaroon ng tsansa na lumaban sa buhay. Sila yung mga hindi nakapag-aral, hindi nagkaroon ng tsansa para makasabay sa sistema. Yun yung mga napagkaitan. Napagkaitan ng pagkakataon. Pero kung ikaw kasosyo, may tsansa kang pumalag, pagtrabahuan, pagsumikapan, ang pag-alis sa kahirapan, ikaw yung kinakausap ko sa vlog na ito. Mahirap ka ngayon, pero hindi ka pinagkaitan. May tsansa kang makaalis dyan. Ikaw kasosyo, anong mga dahilan mo kung bakit ayaw mong maging mahirap? Kung bakit nagsusubikap ka para umasenso at magkaroon ng maraming pera? Comment mo naman dyan sa baba. Kung hanggang ngayon ay ang mga goals and dreams mo ay mabibilis na kotse, mararangyang bahay, yung mukhang masarap na buhay, pag-isipan mo maigi mga kasosyo, yung mga dahilan mo kung bakit ayaw mong maging mahirap. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito mga kasosyo, please wag mo naman kalimutan mag-subscribe dyan mga kasosyo at i-like na rin itong video na ito para mas i-promote pa ng YouTube sa mas marami pang Pilipino. Salamat sa suporta nyo sa ating mga kasosyo principal mga kasosyo. Trabaho malupit po tayo lagi mga kasosyo. Bawal ang tamad. Kailangan nating tunay na makalayas sa mundo ng kahirapan. I love you mga kasosyo. God loves you. Glory to God. And let's change the world. Ciao, bye!